Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito po ang Salitanglaw, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikapito sa buwan ng Agosto, ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita po na ating pagninilayan sa araw na ito ay hango kay San Mateo, Kabanata 15, mga talata 21 hanggang 28. Sa kwento po na ating mabuting balita, isinasalaysay na minsang nagpunta sa bayan ng Tiro at Sidon ng ating Panginoon, ay meron po siyang nakaengkwentrong isang babaeng kananeya at humihiling sa kanya na ang kanyang anak na babaeng may sakit ay pagalingin nito. Sa umpisa, hindi po ito pinansin ng ating Panginoon at pagkadaka dahil na rin po sa pagsusumamo ng mga alagad na itong babaeng ito ay nag-iingay at susunod-sunod sa kanya, kanya po itong kinausap. At sa usapan po, sinabi ni Jesus na hindi siya sinugo sa ibang nasyon, sa ibang lahi, maliban doon sa mga anak ng Israel. At inihaling tulad nga niya ito sa isang aso. Sinabi niya na hindi binibigay sa mga aso ang pagkain ng mga anak. Ngunit ang sagot po ng babae ay napakaganda. Kahit ang aso ay nag-iintay ng mga mumong malalaglag sa hapag ng pamilya. At dito po hinangaan ng ating Panginoong Hesukristo ang pananampalataya ng babaeng kananeya. Kung atin pong titingnan, napaka mapangahas ng ginawa ng babaeng ito. Sapagkat kung ating titingnan, una, siya po ay hindi kabilang sa bayang Israel kung saan sinugo ang Mesiyas. Pangalawa, siya po ay isang babae. Noon po sa kultura ni Jesus, nung panahon ni Jesus, hindi po nakikipag-usap ang mga babae sa lalaki. Hindi po lumalapit ang mga babae sa mga lalaki. Kaya napaka-mapangahas ng ginawa ng babaeng ito. Kahit na mayroong barrier, mayroong hadlang, ay hindi po siya natinag na lumapit sa ating Panginoon. Alam po ninyo, may maganda po itong sinasabi sa atin. Dapat po ay hindi natin alintana ang mga hadlang para tayo ay lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po tayong magtiyaga at gawin natin ang lahat ng bagay para po tayo ay makalapit sa Diyos. Nakakalungkot isipin na itong babaeng ito na hindi kabilang sa bayang Israel kung saan sinugo ang Mesiyas, ang siya pang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit kay Jesus. Samantalang marami po sa mga kababayan ni Jesus ang hindi tumanggap at naniwala sa Kanya. Siya na nga ang lumalapit para mangaral sa mga ito, sila pa ang hindi naniwala at tumanggap sa kanyang pangaral. Alam niyo po, ito po ay pamukaw diwa sa atin. Minsan, tayo po na mayroong bukas na access o pagkakataon para makalapit sa Diyos, makapagdasal sa Diyos, ang minsang hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon o hindi pa pinipilit ang ating sarili na makapagdasal at lumapit sa Diyos. Samantalang may iba riyan na higit pang mas abala kaysa sa atin, higit pang dumaranas ng mga pagkakataong masasabi nating hadlang para sila ay lumapit sa Diyos, sila pa ang nagkakaroon ng oras para lumapit sa Diyos. Nakakahiyang isipin, pero po ito ay isang pamukaw diwa sa atin. Sana, gaya po ng babaeng kananeya, na bagamat may hadlang sa pagitan niya at ni Jesus ay hindi na po nagpatubili na lumapit at magsumamo sa ating Panginoon.